Malungkot ka ba? Or di ka pa nakaka-move on? Paano naman broken-hearted ka? Pag-usapan natin yan. What's up mga kalodi, this is Lawrence Vicendo, your TikTok cutie, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, just click here to subscribe. Nakakaya. Original plan ko kasi is dapat tatawagin ko sila via video call through messenger. Ang problema ko, hindi naman sila sumasagot. Yeah, hindi ko sila ma-video call. So I'll try to find another way para masagot yung mga tanong nila. So here it is. A few moments later. So ito, may mga napili ako. Ito, try natin to. Second chance, third chance, or last chance, or wala. Para sa akin, I prefer second chance. Because everybody deserves a second chance. Lalo na kung, even though masakit yung ginawa niya sa'yo, no? Iisipin mo pa rin. If it's still worthy pa siya dun sa love na binibigay mo. Siyempre, bibigyan mo siya ng trials. Tatry mo lang siya. If ever na mag-work out, prefer ko a second chance. Boom! Question, kailan mo masasabi na mali na ang pag-ibig, ang pagmamahal? Parang nasabi ko na to dati sa mga live ko, na parang mali na yung pagmamahal kapag hindi ka na masaya. Malungkot ka na, wala nang jolly, wala nang excitement, wala nang charisma, wala nang chemistry. Lalo na pag araw-araw ka na umiiyak, hindi na siya exciting. Hindi na siya exciting, you know why? Nangyari yan sa kaibigan ko. Na dati, atagal nila eh. Pero, nag-ending sila kasi wala na silang excitement. Hindi na sila masaya sa isa't isa. You know, kasi relationship, kaya ka nagustuhan, kunyari, lalaki ito, babae. Kaya ka nagustuhan itong isa, ng lalaki. Kasi meron kang katangian na hinahanap mo sa kanya. Pero pag nagtagal kayo, magkakaroon ng butas ang bawat isa. Which is, kailangan mo ma-fill out yun para hindi siya maghanap na iba. At para hindi kayo masaktan at the end of the day. Isang tanong. Why do we need to be hurt when we fell in love? Alam mo, pag nagmahal ka, dapat always remember na ang kasunod nun o kadikit nun is sakit. I mean, broken hearted. Kasi hindi naman lahat ng relationship is perfect. Lalo na kapag lagi kayo nag-aaway. Not all relationships are perfect, pero pwede siya maging perfect kapag nafi-fill in, katulad ng sabi ko kanina, pag nafi-fill in niyo yung pagkukulang ng bawat isa. Kasi by that point, pag na-meet niyo yon or napunan niyo, na-fill in niyo yung pagkukulang ng bawat isa, may chance na magtagal kayo and mas maintindihan niyo ang bawat isa. Kasi hindi ang love, hindi naman yan makukuha sa isang taon lang, sa dalawang taon lang. May kakilala nga ako, 15 years naghiwalay pa. 15 years naghiwalay pa for some reasons. So, nabasa pa ako. Do you think people should change themselves to find love? Alam mo, para sa akin, hindi mo kailangang baguhin yung sarili mo. Alam mo bakit? Kasi kung mahal ka ng tao, hindi kanya babaguhin kasi diyan kanya nakilala. Diyan kanya minahal. Kaya hindi mo kailangang magbago. Tago yan. Next question, ano mas pipiliin mo, na natili dahil ng hinayang sa tagal ng pinagsamahan mo? O umalis at iniwan ka para buuin ang sarili at magbago para sa muling pagharap mo? Alam mo, mas ang elaborate ko lang itong tanong mo. Ang tanong mo is, nang hinayang sa tagal ng pinagsamahan mo. Meaning, hindi na siya love. Awa na yung nararamdaman mo. Always, yun ang para sa akin lang. Awa na yung nararamdaman mo, hindi na siya love. Kasi, bakit siya mananatili sa'yo kung manghihinayang siya sa tagal nyo? Hindi ba dapat mananatili siya dahil mahal ka niya?
So, para sa tanong mo, mas prefer ko yung umalis para iwan ka. Dahil gusto niyang mahanap yung sarili niya. At mabuo sa muling pagharap mo. Kasi by that point, mas makikilala mo yung tao na yun na gusto niyang buuin yung sarili niya. Maybe may nagkulang o may nawala sa kanya. Gusto lang niya ma-feel in yung pagkukulang na nararamdaman niya sa sarili niya. Parang kanina yung palabas nila Alden at ni Catherine. Si Catherine eh di ba nasa Hong Kong si Catherine, tapos hindi pa aalis siya kasi mag-Australia siya. Ang ano nilang dalawa is, correct me if I'm wrong, ma, is nag-away sila because aalis si Catherine at lilipat na ng Australia. Yung sa'yo kasi is about trusting me in love, parang sa kanila din kasi aalis siya para mabuo yung dream niya. Ito, aalis si Catherine kasi para mabuo yung dream niya. Ito, aalis siya kasi para gusto niyang buuin yung sarili niya, para pag nagkita kayo ulit, mas strong, mas better siyang tao na harap sa'yo. Hello! Ako po si Javi! Ihan! Hi! Hi ka, baby! Hi! Hi, baby! Hi, baby! Hello! Mabait nga ito sa nanay mo. Eto. Medyo intriguing to kasi I love the third sex, which is the transgenders, the bisexual, and the gays. So, ito, may nagtanong sa akin from a follower. Kawalan ba ng pagkalalaki pag nagmahal sila ng bakla? Alam mo, para sa akin, hindi. Kasi love has no gender at all. Kung mahal mo ang isang tao, push! Sige, mahalin mo. Kasi gano'n naman eh, di ba? Pag alam mo namang mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat. Paglalaban mo lahat. Gagawin mo lahat. Lahat ng makakaya mo para doon. Paglalaban mo siya kahit alam mong mali. Pare, mahal mo raw ako. So para sa akin, wala namang mali. O wala namang mawawala. If magmamahal ka ng gay person or transgender or bisexual. Meron no? Next question. Kailan mo maitatama ang isang pagkakamali? Para sa akin, hindi mo naman siya maitatama. Para sa akin, hindi mo na siya maitatama. Parang trust yan eh. And respect. Once na nabasag o nasira na, mahirap na siyang i-gain as a person. Ganon din yun pag nagkamali ka. Hindi mo agad-agad mawawala sa taong minahal mo o mahal mo pag nalaman niya nagkamali ka. Kasi, mabibring up at mabibring up din. Lalo na kapag nag-aaway kayo. At yun pa rin ang ginagawa mo. Maybe, isang advice ko para sa'yo. Prove yourself na hindi mo na ginagawa yung mga ganyang bagay. Yung mga kung saan ka nagkamali. Para makita ng tao na ay okay to, nagbago, ganyan. Diba? Para tala, joke lang. Ma-prove mo sa sarili mo na, ma-prove mo din sa partner mo na worth it ka dun sa love na binibigay niya, even though na nagkamali ka. Meron pa. Ipaglaban ang iyong pagmamahal sa sitwasyong ikaw na lang ang lumalaban at ikaw na lang ang nag-iisip na sa bandang huli ay may patutunguhan lahat ng ginagawa mo. Alam mo, para sa akin, hindi mo kailangan ipaglaban yung taong ikaw mismo ang sinasaktan. Na ikaw mismo ang naghihirap, na ikaw lang ang lumalaban. Alam mo kung bakit? Kasi at the end of the day, kahit pa ilaban mo ng ilaban yan, ikaw at ikaw lang din ang masasaktan.
kada matutulog ka, kada gigising ka kinabukasan, isipin mo kung mag-detect siya, mag-chat siya, tatawag siya. Try to ask na lang yung taong yun kung bakit ganito yung nangyayari sa atin, ano bang meron, para makuha mo din yung tamang sagot na hinahanap mo sa sarili mo. Kasi not all the time kailangan mong ipaglaban yung taong mahal mo. Diba? Boom! Na, meron pa isa. After you've all been through in your past relationship, do you regret any of it? Alam mo, wala naman akong regret kung nakakilala ako ng ibang tao within my past. Kasi, naniniwala ako dun sa learn from your mistakes. Kung anong naging mali mo dun sa isang relationship mo. Make it as a motivation. Make it in a positive way para sa susunod na relationship mo, you become a stronger individual, stronger person, better person for your partner and your girlfriend or boyfriend. Para sa tingin ko, doon kayo magtatagal. So, that's it. Thank you for sending your questions and your love situations. Sana natulungan ko kayo at may natutunan kayo sa video ko. Just comment down below if you have suggestion, comment, or violent reaction with regards to this video. And sa mga susunod kong video, kung anong gusto nyo i-video ko, kung anong gusto nyo i-vlog ko, kung anong gusto nyo challenges, I'll take it basta kaya ko. Shoutout kay Mark Jesus, Darkon Montilla, Mark Japet, John Ray Jordan, and John Erickson, Regine Valerie Casanova, J. Rose Alcantara, Rudy Chan, Alvin Panelio, and Amanda Smith. Ingat kayo lagi, and I hope to see you soon. So once again, this is Florence Bucedo, your TikTok cutie, na nag-iiwan ng isang salita. Pag di ka na mahal, iwan mo na.